Walang pintuan, walang bintana, at parang malalaglag na itong bahay ni Nanay Valentina. Kumot lang ang ginagamit nilang pantabing, kaya kapag umuulan ay para silang basagsisiw sa loob nito. Anim ang anak na tinataguyod ni Nanay at hindi pa makapaglabada sa kabayanan dahil sa pandemya. Naikwento din sa amin ni Nanay Valentina na pinapasok ang kanyang anak na babae sa loob habang ito'y nagtatrabaho noon. At napag-alaman pa natin na may malaking problema sa kanyang asawa. Atin silang tulungan at bigyan ng panibagong pag-asa. At ito ang Kwento ng Buhay. Hello guys! Guys, papunta po ako ngayon sa Barangay Barangka at meron pong inilalapit po sa akin isang araw at ngayon ko lang po siya napuntahan. Kasama ko po pala ang aking pinsan na Pogi. Ay, andyan ka! So, see you later guys! Hello! Thank you po! Kala ko ba to? Ay, hello po. Merry Christmas po. Kamusta po kayo? Eto po. Eh, parang, paano itong bahay nyo? Parang matutumba sa akin pag ganun siya. Ay. Ang ganda naman nasabitan mo ate. Uy, ito yung bagong improvise ano. Ang galing ah. Ay, di binibenta nyo ito? Opo, dati po binibenta ko po yan. Magkano yung ganito? Dati po binibili 100, ngayon ayaw na pumbili. Nanay, anong pangalan nanay? Valentina Balagtas po. Valentina Balagtas. Okay. Ilan taon na po kayo nanay? 38 na po ako. Nasaan po yung asawa nyo? Eh, nakikipagtulong po doon sa tita ko. Oh. Doon po sa Pispan. Ilan po yung anak nyo? 6 po. Siguro si ate yung panganay? Hindi po. Kinuha po ng lola ko yung panganay ko kasi po hindi ko na ano sa pag-aaral niya po eh. Oo. Kasi hindi po na tutuloy yung pag-aaral niya. Wala po akong pag-suporta. Ilan taon po yung panganay niyo, nanay? 18 po siya nung May. Ang sumunod po? Sumunod po yung lalaki ko po. Nandito po siya? Opo. Ayun tinawag po? Hindi po, yung isa ko po pong anak yun, 6 po yung anak ko. Ah, to sumunod na po si ate. Opo, siya po. Ang ganda ni ate. Ilan, anong pangalan ni ate? Rayami. Si ate Rayami. Ilan taon na si ate? 14. Nag-aaral? Oo, siyempre dapat mag-aaral. Yung sumunod na po si kuya na. Opo. Ang pangalan kuya? Justin. Ilan taon na, Kuya Justin? 8 po. 8. O si Kuya naman, yung bunso, anong pangalan, Kuya? Nano ka nung lagyan? Nathan. Ang gaganda ko ng pangalan, o. Oh. Ilan taon na? 4. O, nanay, kumusta po yung buhay po natin ngayon dito? Wala pong trabaho. Dati po kasi nakikipaglaba ako sa San Ildefonso, Bulacan eh. Nung po kasi nung nagka-pandemya, wala na po, di na po ako makapasa. So, sa ngayon po, si tatay na lang ho talaga yung nakakapagtrabaho. Eh, wala pong trabaho yung asawa ko. Tumulong lang po dun sa tita ko doon. Wala ho bang pwedeng ano dito? Pwedeng ekstrahan ng trabaho, nanay? Gano po ako. Nagtanim din po ako ng talong. Kaya lang po. Sobrang baba po ng kiloy. Ah. 8 lang po. Nasaan po yung ano nyo, talong? Ito po. Ay, kaso nasira po, no? Ilang taon na po kayo nakatira dito sa bahay nyo? Bali, 16 years na po. Ba't hindi nyo nakuha ang pag-ipunan yung para mapagawa man lang po yung mga dingding? Kasi po dati, nag-iba na din po yan. Pinapagawa ko na nga po, nakabili po ako dati. So naayos na po pala to? Opo, naayos na po. Ano po kasi, butas po yung yero namin. Mm-mm. Tumulo, tapos nakain po ng anay. Kaya nagkaganyan na naman po.
si tatay po, bago po magkaroon ng pandemic po ba, may trabaho siya? Sa Batangas po. Hindi na po siya nakabalik eh. Na po, 5 buwan na po. So dahil lang po sa COVID, no? Opo. So, nasyado po kaming nano sa COVID. Dati po nakakapaglaba ako, ngayon hindi na. Tanong ko lang, nanay, ano yung aral na natutunan niyo po sa buhay po natin ngayon? Dapat po pala nakakapag-ipon ako. Pagka po may trabaho, para po pagka may dumating po sanang ganitong sakit po na dumapo sa atin. Yung po sana, kahit paano may nakukugot-ugot po ako para sa mga anak ko. Napakalaking aral po talaga. Itong nangyari na ho na to, no? Ako hindi ko kayo masisi kung bakit madami yung bata. Siyempre, blessing po yan, no? Nandiyan na yan. Gusto nyong ibigay yung best pero hindi nyo mabigay yung best nyo dahil po sa dumadaan po na problema po ng ating bansa, no? Pero naisip nyo po bang mag-family planning? Nagpa-inject po ako noon. Sobra pong may epekto po sa katawan ko. Napakasakit po ng ulo ko. Ganun po. Ngayon na lang po akong huli na po ito na nag-planning po ako ng implant. Katunayan nga po, nung pa pong nakaraan na September po ito expired, hindi ko pa po napapatanggal. Gustong-gusto ko po talaga itong mapatanggal nga eh. Magkano po ba yun, nanay, yung patanggal dyan? Kasi po, mag-arkila po kasi ako ng tricycle hanggang po dun sa Candaba, 300 na. Tapos yung patanggal, nanay? Hindi ko pa po alam eh. Ay, ito po, 14. Isang taon na po siya eh. Magkano po naman ang pakabit niya, nanay? Ito po, na... Libre lang po sa center. Sa PhilHealth po. Ano po ba sa tingin nyo na pwede po naming maitulong sa inyo? Gusto ko lang po sana makabili po ako ng, sa dingding po. Yung pang-wall po yung sinasabi nyo, no? Opo, ito lang po sana. Oh, wait lang, pakita ko po. Kasi naman, para namang matutumba to, nanay. Nalalagyan ko nga po ng tungkod sa kasama ko. Pinalalagyan ko po ng tungkod. Oo. Para po baka po mamaya kasi bilang... Sige, anong oras po darating si tatay? Mamaya pong ba, alas 6. Gabi na. Okay. Sa bagay, kulang pa rin kung may kawayan. So, kailangan po natin ng mga lawanit po, no? Rhea May, baka may gusto kang sabihin kay mama mo. Ano yung message mo kay mama? Sana po huwag po siya mag-aruga sa amin. Pasensya na po kung minsan po na makulit din ko nila. Sorry. Importante ate, alam mo yung kamalian mo, no? Gusto ko po sana maayos po yung bahay namin. Para po ma-safety po sana yung mga anak ko. Kasi po napasukan na din po kasi yung anak ko 2 beses na po kasi. Meron din po palang ganun dito. Baka po mamaya pag ganun, hindi ko na alam. Hindi ko po sila maiwanan minsan. Pag meron po sa akin extra na panggabi na gusto magpatulong, hindi ko po sila maiwanan. Wala po kaming pinto, tsaka dingding. Kumat lang po yung dingding namin. Si Kuya Justin. Kuya Justin, baka may gusto ka sabihin kay mama. Pero love mo si mama mo. Sobra. Sinong mas love mo, si mama o si papa? Parang may naaamoy ako dito. Meron bang pagkukulang si papa mo sa inyo? Minsan po konti lang po yung pinadadala niya. Sana pong magbago na po. Nanay, tapatin mo ako. Kumusta yung pagsasama niyo ni tatay? Hindi na po kasi nagbago. Kapag ka po kasi nakikipag-alap, buhay po yun ng malayo. Hindi po pwede na siya yung tumawag sa amin, usang magbigay. Ako pa po, tatawag sa kanya. Di ko alam kung si tatawagin ko na mga kasama niya, hingin ko na number. Para magbigay lang. Ewan ko po ba bakit ganun yun. Minsan po yung pinapaalis ko po yun. Hindi ko po pinauwi dito. Ako lang bumubuhay sa mga anak ko. So, hindi po kayo good, ibig sabihin? Opo. Kaya, inano ko po siya dyan para sana po kung may panggawa nga po kami sa bahay. Gusto ko po talaga mapaayos sa kanya. Ano pong masasabi niyo sa asawa niyo? Sana magbago ka na. Yung unahin mo yung mga anak mo, wag ibang tao. Kasi pag nagkasakit ka, hindi ka naman nilalagaan. Dito ka din sa mga anak mo. Sa amin, pag tumanda ka. Tama.
Guys, sino pong nakakalala sa kwento po ng buhay po ni Tatay Roger? Yung pong sinundo pa po namin yung si Ate Osang. So, yun, pinakausapan ko nanay na hindi po uminom para po sa mga anak. Si tatay, gusto ko sana makausap. Pwede po kaya yun? Mamayan 6 po siya uuwi. Mas maganda rin guys, makausap natin yung padre di pamilya. No. Ay, wait lang. Pakilala natin si ate. So, ate, dito ka. Para ano, mapakilala na. Ayun. Ang gaganda at gwapo ng mga anak niya, no? Si ate parang si ano, si sino bang parang si Angel Locsin. Si ate Princess Maligtas. Ayun si ate Princess. Ilan taon na ate Princess? 12. Baka may gusto ka rin sabihin kay papa mo. Sana po magbago na siya. Pwede ko po bang marinig yung message niyo sa mga anak niyo, nanay? Yung mga anak ko, kaya ako nabubuhay dahil sa inyo. Lahat ginagawa ko. Yan, nakikita nyo. Kahit hindi ko sabihin. O, makikipaglinis ako sa mga kamag-anak natin. Kahit upa ko lang yung pagkain na maiuwi ko sa inyo. Tapos yung nangihingi rin ako pasensya sa inyo na pag pumapasok na yung mga gamit na inihingi na hindi lahat bago. Lalo na uniforme. Hindi pa kayo nakaranas ng bagong uniforme. Mahalaga. Nandito ako, hindi ko kayong iiwan. Na kaya ako nabubuhay dahil sa inyo, mahal na mahal sa inyo. Okay lang naman po kahit na hindi wala po bagong ano, gamit. Basta po nakakapag-aral po ano. Kahit po wala pong bagong gamit, meron naman itong lumatulong na po. Na-touch naman ako doon kay kuya. Pero ako nanay, proud ako sa inyo. Sa kabila ng ganito yung buhay nyo, healthy, tignan nyo mga anak nyo. Lalong-lalo na si kuya. Magaganda at pogi mga anak, no? Mahirap nga naman to nanay. Baka matibag tong ano mo. Madaganan yung mga bata. Oh, wag mong itutulak kuya. Ha? Gumagalaw? Pwede pa kita? Oo nga, no? Oh my God. Sige po nanay. Siyempre, nandito po ako. Gusto ko pong makapagpaabot ng pagmamahal sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga bata, no? Pag-ingatan nyo sila, no? Pinag-iingatan ko po sila. Mm-mm. At meron po tayong mga Katekram Family Sponsor. Meron pong nagtitiwala po sa atin na gustong magpaabot ng pagmamahal sa inyo. Bubunat po ako ng lifeline. At ang gagamitin ko, wait lang, bubunot po muna ako guys ha. So, ang nabunot ko po ay si Tita Irma Marie. At yung pong pinadala nyo po na 7,258 kila nanay ko po iaabot, no? Kahit papano, siyempre si Tekram, gusto ko naman makatulong ko sa inyo. Ito nanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3,000 na po yan. At saka po, kahit pa paano po yung sa akin, Merry Christmas ko po yan sa inyo. Maraming salamat. So, pasalamatan nyo si Tita Irma Marie. Maraming salamat po kay Tita Irma Marie sa binigay nyo pong tulong. Makakabili na po kami ng pandingding po sa bahay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po muli, no? Bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng pagmamahal na ipinapaabot niyo po sa mga kababayan po natin. Guys, sa inyo pong wala pong sawang pagmamahal at pagsuporta po sa channel po natin. Maraming salamat po muli. At muli guys, pagpalain po kayo ng ating Diyos. Mag-iingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.